Hello guys, what's up? So nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video guys. So nandito tayo ngayon sa Carts Bike Bukawe para sa isang bike check video. Pero bago yun guys, itutour ko muna kayo dito sa bike shop syempre ng Carts. Ayan oh, oh di ba? So syempre ayan si Kuya Ten ang ating mekaniko. Kitang kita nyo naman oh. Anytime, punta lang kayo rito. Ayan, hanapin nyo lang si Kuya Ten. Syempre meron din dito mga nag-a-assist para sa mga gustong mag-avail ng bike. Ayan si Kuya. Ayan, alam ko kapatid to ni Kuya Ten eh, no? Ayan o, di ba? At meron din sila dito guys, oh. Available, ayan sila sir. Kumukuha yan ng home credit. Ayan, nag-a-apply sila ng home credit. Available dito sila ng home credit. Hanapin nyo lang si, ayan, si Ate Mariel. Ayan, so sa mga gustong mag-avail ng bike. So ang dami nilang bike dito guys. So pwedeng cash at pwede ring home credit. Ayan, so pero yun guys, magbabike check tayo. Nandun pa sa may bandang likod yung ibabike check natin. Ibabike check natin ngayon ay Phantom C500 kung hindi ako nagkakamali. Ito yung gustong-gusto kong ibike check guys. Kasi mukha siyang carbon frame. Excited na akong ibike check tong bike na to. Ayan. So wala na tayong intro guys. Diretso na kagad tayo sa bike check. So ayan guys, ang ating ibabike check ngayon. Oh, yung sinasabi ko sa inyo na Phantom C500. So makikita nyo guys, oh, kagaya na sinabi ko kanina, akalain ninyo na carbon ang ating frame. So kita nyo oh, kasi matte black. Kita nyo naman oh, matte black oh. At dito tingnan nyo oh, smooth welding tayo. Napakakinis dito guys. So ang sarap imasin ito. Ang kinis, sana all makinis. Ayan oh, buti pa to makinis yung mukha ko, hindi. Biglang ganun, oh. At dito tayo sa head tube. Ang head tube niya guys, tapered kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Ito oh, tapered oh. Kahapon, nagre-research ako guys. Ang tapered yata, hindi na nilalagyan nung ano. Nung pinaglalagyan ng bearing. Parang bearing na agad ang pinapasok. Ayan oh. Yeah, pakicorrect na lang ako guys. Kung tama ako. Basta bearing na agad nilalagay doon sa pinaka frame. Ayan. At dito, pag kinapa natin itong logo, etong Phantom makinis. Tapos ito parang sticker. Ayan, so may dumang ice cream. Ginugutom tayo. At diretso yan dito, papunta sa top tube. Ayan, lining yan guys. At dito sa top tube, may makikita tayong si 500. Ayan. So pag kinapa mo, parang ano, sticker, decals. Ayan, hanggang dun. So simpleng-simple lang yung design sa top tube natin. Ayan, at dito, medyo pabilog, then palapad dito. Ayan, no, tingnan nyo dito sa gilid. Ayan, no, lapad. Dito, bilog. Ayan, palapad. Tapos bandan dito, parang ano, dito na siya nagsimula na bumaba. Ayan. Ay, may lining na item. Ayan, no, may lining na item dito. Oh, ang ganda. At dito, smooth welding pa rin. Ang ganda dito sa C-tube. Smooth welding. Ayan, malabo pala yung camera natin. May dumang cheeks. Ang C-tube natin guys, size 16. Kung hindi ako nagkakamali, medium yan. Tapos may lining na blue. Ayan. At sa likod may nakita ko Phantom. Nakakita ko na naman tong sticker na to. Pag nakikita ko to, inakala ko Trinks to. Ayan. Pero sabi nila sa akin, correct me if I'm wrong, ang Phantom ay Trinks din ang naglalabas. Ayan. At dito sa ilalim, meron tayong mga uod ng pagkaka-welding. Nandito yung sticker niya. Wala sa top tube. Andito, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? Natatanggal yan, guys. Depende na lang kung paano natin iingatan. At dito sa water bottle case holder, lalagyan natin yan ng malamig na beer. Meron dito ng lining na blue. So, ganun din pag ginapa mo, decals. Ayan. At syempre, ito. Ang ganda, guys, oh. Phantom. Glossy. Pag kinapa mo, ganun pa rin. Naka-positive emboss or decals. Parang ganun, no? Yan, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? Ang ganda, oh. Oh, sa ilalim, wala. Ayan. So, medyo paano rito, pa-curve. Ayan, oh. Ganda nito, promise. Internal cabling nga pala tayo, guys. Isa rito. At isa rito. So, merong isang bakante para yan sa FD. So, kaya wala yan kasi naka 1x lang tayo. Ayan, o. Oh. Pero, pwede kang maglagay ng FD
Kasi meron dong stopper ng housing. Tapos dito siguro nilalagay yung FD clamp type. Ayan. So kung dito pinasok, malamang dito inilabas yan. Ayan o. Ayan guys, so lumabas dito. Dalawa. Ito yung RD. Ito yung preno. Ayan. So medyo malikabok lang. Nasa gilid kasi tayo ng kalsada guys. Ayan. Lumabo na naman yung camera natin. May dumaan na naman chicks. Itong chainstay natin, may nakadikit or may nakatatak na limited edition. So siguro konti lang yung inilabas nila dito. At malapad to na medyo na flat ng konti. Tapos ito medyo bilog na. Ayan, dito dumaan o. Yung kable o. Sarap kalapitin ito guys. Ayan o, huwag nang mangangalapit ha. Masama yun. Ayan, dito sa seat stay, pa-curve dito, papunta ron. Medyo flat dito sa mga, flat. Bladed dito. Wala tayong bridge. Ganon din sa baba, walang bridge. Ayan. Bladed, may lining. Then dire-diretso dito yung lining na black, na glossy. At may 27.5. Ayan. So, tapos na tayo sa frame. Dito tayo sa suspension fork. Ayan. Ilabas na natin ang mahiwagang magnet. Ayan. So, ito yung magnet natin. Check natin kung bakal. So, ang crown natin, bakal. Yung stanchion natin. Ay, sorry guys, alloy. Alloy. Ayan, alloy o. Oh. Ito, bakal kasi may coil sa loob. Ang arc natin, bakal din. Ayan. Ang lower natin, bakal din. Ayan. So, again, bakal, bakal, bakal. Alloy. Meron tayong manual lockout. Uy, ang dulas. Close, open, close, open. Ayan. Tapos, preload dito. Ayan. So, para mapalambot ninyo yung inyong suspension fork. Kung hindi ako nagkakamali, guys, ayan. 100mm ang travel ng ating stanchion. Kulay black to, guys, oh. Oy, all black. Oh, di ba? Parang Batman. Ang ganda nito, guys. At ito, may sticker na choose to rise. Sticker lang to. Akala ko phantom ang nakalagay. Hindi pala. At may warning dun. So, basahin nyo muna guys bago kayo mag-ride. Bago nyo gamitin. Para alam natin kung paano natin iingatan ang ating minamahal na mountain bike. O, diba? Dito tayo sa hubs. Tingnan natin kung may tatak. Ayan. So, walang tatak. Ayan, tatakbuhin. So, ayan na guys, medyo malikabok. Nasa gilid kasi tayo ng kalsada. Ayan. Ayan. At bilangin natin yung taas bu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs na gawa sa alloy na walang tatak. Tingnan natin kung seal bearing. Di ko makita guys, sorry. Hindi ko makita, nakatago, hindi ko masilip. Na quick release tayo ha. Quick release. Tapos, bakal. Malamang at sa malamang. Bakal ang ating spokes. Oh, di ba? Bakal. Oh, oy, dumidikit. Oy, bakal. Ayan. 32. 32 physics ang ating spokes. Ang double wall alloy natin ay walang tatak. Pero may naka-sticker na C500. So, ibig sabihin, phantom yan. Ayan. At ang gulong natin ay size 27.5 by 2.10. Medyo malapad. Pass rolling. Ayan. Tatak ng gulong guys. Wala akong makita. Wala. So tingnan natin sa kabila. Ayan. So yung hubs natin. Alloy. Alloy. Ganda na ito. Oh. Palagay ko 32 holes. Yan. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oh, 32 holes. Na alloy hubs, quick release. 32 pieces na spokes na bakal. Double wall alloy na rim. Na may sticker na C500. Malamang sa malamang. Phantom yan. Ayan. At ang size ay 27.5 by 2.10. Ayan, meron tayo nakikita dito, nylon. Ayan, tatak niya, nylon. Ewan ko lang. Hindi ko alam kung natatak ng ating gulong. Mamaya, pagpunta natin doon sa kabilang side ng bike, titingnan natin baka may tatak. Dito tayo sa hubs o cogs.
Pakinggan natin yung Habs. Salamat sa nag-correct sa akin kahapon. Hindi ko na matandaan kung sino yon. Salamat sa subscriber na nag-correct sa akin na ang tunog pala ay nanggagaling sa Habs, hindi sa Cags. Ayan, so pakinggan natin yung tunog ng Habs. Ayan, tunog may kaya na to, guys. Ayan, tunog may kaya. At bilangin natin ng speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed tong ganda. 11 ang pinakamaliit. At 34 ang pinakamalaki. At silipin natin kung ano tatak ng ating Cags. Ayun, sugek. Napakahusay natin manilip. Ayan, oh. O, di ba? Ang RD natin, Altus. Palagay ko, long cage to, guys. Haba nito kasi, oh. Ayan. Siguro kakayanin ito hanggang 42. Di ba? Pakicorrect na lang ako, guys. Sana may mga naka-Altus dyan na 42 ang kanilang Cags. Shimano, Altus. Panalo na to, guys. Ganda nito, oh. O, di ba? At ang kadena natin. Ang kadena ay Tech Power. Ayan, Tech Power. May nakalagay na Tech Power. Ewan ko lang kung tama yung pronunciation ko, ha. Tech PWR. At ang ating crankset. Ayan, ang crankset nawala sa focus ang camera natin. May dumaan na namang chicks. Ayan, meron nga dumaan. Ayan. Ang crankset natin, ang crank arm alloy. Ayan, 170mm. Gawa yan ng Pro Wheel Sphere na square tapered. Ayan, oh, ang ganda nito. Tapos tingnan natin chainring. Ang chainring niya Alloy, ano yung sumisikat ngayon? Alloy Lodi. Di ba? Biglang ganun, ano? Narrow wide. Ayan, narrow wide ang ating chainring. Alloy Lodi. Biglang ganun, ano? Eto, tingnan natin. Alloy Lodi. Oh, di ba? Alloy ang ating seat post. 31.6 ang taba. 350mm ang haba. Ayan, so sa mga mahihilig sa mataba at mahaba, tamang-tama tong seat post na to sa inyo. Ayan. Ang seat clamp natin ay alloy. Ayan, medyo pa-curve lang dito. Akala ko may mata na naman. Oh, di ba? At ang ating pedal, magnetin natin. Alauna. Alas dos. Ayan, alloy. Alloy Lodi. Ayan. Alloy ang ating pedal. Ball bearing type. Ayan. Malapad to, malapad. Tapos ang upuan natin, guys. Race ready. So, pangarera na. Ayan. So, meron tayong mababaw na kanal. So, dadaan ang ihi mo dito. Pag mahihi ka na. At dito naman mahihiwa. Diyan naman dadaan ang utot mo. Ayan, di mo na itataas yung puwit mo. So, di ba? Mahaba. Mahaba at matulis. Then, manipis ang foam, guys. Manipis na malambot. Ayan, so dito may bukol, pababa. Diyan lalapat yung puwit mo. O, oh, yan, ganda ng upuan, guys. Kaya lang, walang tatak. Ayan, o. Oh. Bear na bear siyang black. Matte black to, guys, matte black. At dito tayo ngayon sa handlebar. Promise, guys. Ang haba nito. Sobrang haba. 800mm ang haba nito. Oh, tingnan mo naman, oh. Ayan, oh. Ayan ay upuan, oh. Oh, di ba? Ang haba, 800mm. Made of alloy. Tingnan natin. Alloy Lodi. Alloy nga, alloy. Na naka-mid-rise. Ayan, mid-rise. Tapos, tingnan natin yung stem. Ang stem natin, alloy Lodi. Ayan, alloy na. 90mm. Ayan, 90mm alloy. Ang headset natin, spacer pala. Ang dami. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5. Iba-iba sukat. May 10, may 2.5, 2.5, may 5, etc. Ayan. So, ang dami mong option kung gaano kataas yung stem mo. Ayan, oh, di ba, oh? Oh. At dito tayo sa handlebar. Ah, handlebar. Hydraulic brakes. Ang hydraulic brakes niya, X-Spark mineral oil. Ayan. So, gustong-gusto ko lever ng X-Spark kasi two-finger lang siya. Ayan, oh, guys, oh. Two-finger lang. Yung ibang lever kasi, three-finger. Kagaya nung MT-200 ko, three-finger lang yon. Eto, two. So, ang ganda nito, guys. So, baka magpalit ako ng X-Spark na lever.
Pero yung caliper ko baka hindi na MT200. Ayan, na-share ko lang naman guys. At sa kabila, X-Spark pa din. Ayan, hydraulic brakes. At ang shifter natin ay Altus na 9-speed. Ayan, ang ganda nito guys, promise. O, di ba? O, punta tayo sa kabilang side ng bike. Silipin natin kung may tatak yung gulong at yung rotor at caliper. So guys, ito yung kabilang side ng bike. So syempre, ang titingnan natin dyan ay yung rotor niya at ang caliper. So ang caliper niya guys ay 160mm. Walang tatak. Ayan, pangkaraniwan naman natin nakikita yan sa isang build bikes. Budget bikes. Ang caliper niya ay X-Spark. Nakalimutan ko sabihin. Punchline. Preno to ng mga X-Men. Ayan, IS mount. Ayan, no? Ganda oh. O, oh, diba? At sa kabila, X-Spark pa rin na caliper na naka-post mount. Ayun, ganda nito. At 160mm na rotor. Tinignan ko na naman yung tatak ng gulong, guys. Wala. Excuse me. Ayan. Wala talaga. Ayan. Tatakan na lang natin ng nylon. Nylon lang yung nakikita ko. Eh. Ayun, oh. Nylon, oh. At ito yung kabilang side ng crank natin. Pro wheel. Ayan. May dumana naman, chicks. Pro wheel sphere, square tapered. Ayan, ang ganda nito guys. So palagay ko guys, wala na ako nakalimutan sa bike check video natin. Sulyapan uli natin ang ganda nitong Phantom C500. So guys, ayan ang ating bike check ng Phantom C500. Ayan, nagkakalaga ko pala to guys ng 17,500 lang. Dito lang yan sa Carb Bike Bukawi. So ayan guys, so bago ako magpaalam guys, again, meron nga pala sila ditong home credit sa mga gustong mag-avail. Ayan. So hanggang dyan na lang guys ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ng like. At mag-comment na rin kayo guys kung ano masasabi ninyo dito sa ating Binike Check na Phantom C500. Pero ako nagsasabi sa inyo guys, napakaganda nito. Uy! Sakit sa tenga ng jeep. Napakaganda nitong bike na to guys. Ayan. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat. Bye-bye. Carb Bike. Book away.